So hey guys, welcome back for another video. So in this video guys, share ko sa inyo ang 3 important tools to grow your YouTube channel. So bago yun guys, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please do subscribe to my YouTube channel and click nyo na din guys yung bell para ma-notify ka sa mga bago kong upload na video. So sa video na to guys, share ko sa inyo ang 3 important tools to grow your YouTube channel. So number one guys is thumbnail. So alam naman natin guys na every day or every hour madaming nag-upload ng video, madaming content ang ina-upload sa YouTube channel. So para mas mapansin guys ang inyong video, kailangan nyo guys is mapaganda or mas mapaganda nyo pa ang inyong thumbnail para maging attractive sa viewers nyo. Yan yung number one tools guys para makakuha kayo ng viewers. So kapag maganda guys ang iyong thumbnail, ikiklik yan ng mga viewers nyo. So guys, kung hindi pa kayo masyadong marunong familiar sa thumbnail, pwede nyo guys panoorin ang ginawa kong video about creating a simple thumbnail on YouTube. So ilalagay ko guys ang link sa baba ng description. So i-click nyo na lang guys kung hindi pa kayo masyadong familiar sa thumbnail. So number 2 guys is the tags or keyword na linalagay nyo sa pag-upload ng inyong video sa YouTube channel. So guys, yung tags is very important. So when somebody searching on YouTube guys, dito lumalabas yung mga keyword na linalagay natin sa tags. So make sure lang guys na yung video natin na linalagay sa mga tags is related sa ating video content. Kasi nadidetect yun guys ng algorithm ni YouTube kung yung tags ba is related sa inyong video content. So take note lang guys, sa paglagay ng tags, dapat yung mga related keywords lang yung ilalagay natin sa ating YouTube video na i-upload, no? Nadidetect yan guys ni YouTube. Kaya minsan hindi tayo linalagay sa mga searching, or minsan kaya hindi tayo rinirecommend ni YouTube kasi yung keyword at yung title ng inyong video is hindi akma doon sa loob ng inyong video. So dapat kung ano lang guys yung laman ng yung video content at yung keywords and yung title is dapat parehas tugma doon. Kasi nadidetect yan guys ng YouTube algorithm. So for example guys, nag-upload ka ng GCash tutorial. So ako kasi nag-upload ako ng GCash tutorial. It's all about GCash tutorial din yung mga dinagay kong keywords. So kung mapapansin nyo guys, mahigit 6,000 plus na yung views niya. So everyday may nadadagdag dyan na 30 to 40 viewers or 50 viewers a day yung mga nadadagdag. Kasi rinirecommend ni YouTube yung video ko sa mga naghahanap. Halimbawa, nagsisearch ka ng how to register GCash or kung paano mag-register sa GCash. Yun yung mga linalagay ko sa keyword. So mas madali kay YouTube na i-recommend yung inyong video kung akma naman sa inyong content. So that's the number 2 guys, no? Yung tags or keyword na ilinalagay natin sa pag-upload ng ating video content. Dito na tayo guys sa number 3. So number 3 natin guys ay ang YouTube Studio. So kung bago ka lang guys or kung bago lang kayo or nag-iisip kayong mag-vlog, so dapat meron kayong application ng YouTube Studio. So dito guys, makikita nyo yung mga real-time views, kung ilan yung subscribers nyo. So dito guys, makikita mo ang watch time and yung subscribers change kung yung nadagdag ba sa, kung ilan yung nadagdag sa inyong subscribers at kung ilan yung nabawas sa inyong subscribers. And of course guys, share ko sa inyo yung important tools na nandito sa YouTube Studio. So kapag pinindot nyo guys yung dashboard, makikita nyo guys ang analytics. So dito guys sa analytics, pindutin nyo guys yung discovery. So dito guys makikita nyo ang traffic source types. So kung mapapansin nyo guys, ang YouTube search is 60%. So yan guys yung mas nakakatulong sa inyong YouTube channel. And the rest guys is the channel page and playlist.
and also the suggested video. So dito guys sa baba, may makikita kang top videos suggesting to your content. So dito guys, pwede nyo ilagay yung mga top suggesting keywords sa inyong tags or sa inyong video content para mas makatulong sa inyong YouTube channel. Or kapag may nag-search sa inyong YouTube channel, mas madali guys mahanap ang inyong video content. So sa YouTube search guys, dito pumapasok yung tags or yung keyword na linalagay natin sa video sa pag-upload ng video. Kaya napaka-importante ng tags sa pag-upload ng video. So mas madali guys mahanap ang inyong video content kung yung mga top suggesting keywords yung mga ilalagay nyo sa tags para mas makatulong sa inyong video content. So yan guys yung top 3 tools na pwede nyong gamitin para makatulong sa inyong YouTube channels. So i-recap lang natin guys yung top 3 videos. Number 1 guys is the thumbnail. And yung number 2 is the tags or the keywords na ilinalagay natin sa ating video content kapag nag-upload tayo. And yung number 3 guys is the YouTube Studio. So dapat meron kang application ng YouTube Studio para mas makatulong sa iyong YouTube channel. So that's all for today guys. So sana nakatulong sa inyo or sana mas makatulong sa iyong YouTube channel ang video na to. So kung bago pa lang kayo guys sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutan i-subscribe yung YouTube channel and i-click yung bell para ma-notify ka sa mga bago kong upload na video. Thank you for watching!